Kamusta na kaya si Jeric Teng? Asan na ba siya ngayon? Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para wala kang mamintis ng mga videos natin. Jeric Teng, anak nga ng dating PBA player na si Alving Teng at ang nakakatandang kapatid na Jeron Teng ng Alaska Aces. Isang star nga si Jeric noong college days niya, kung saan naglalaro pa siya para sa University of Santo Tomas. And in fact, naging Rookie of the Year pa siya noong 2009, kung saan nag-average siya na 11 points at 4 rebounds per game. Sa second year niya nga, ay bigo itong makapasok sa Final Four, though improving naman yung numbers niya with 13 points at 4 rebounds per game. Pero nag-bounce back nga ito pagka third year niya, nang maging top 4 nga ang UST, ngunit hindi ito naka-advance sa finals dahil nga sa Ateneo Blue Eagles. Sa junior year niya nga ay nag-average ito ng 14 points at 5 rebounds per game. Pagka fourth year niya nga ay naging co-captain na ito ng UST with Jeric Fortuna. Nakarating sila sa finals pero Ateneo na naman ang nakaharap nila, kung saan dito nga nakuha ng Blue Eagles ang kanilang 5-peat na swinip nga nila ang UST ni Jeric Teng, kung saan nag-average naman ito ng 14 points at 4 rebounds per game. Nagstay pa nga ng isang taon si Jeric sa UST, kung saan siya na mismo ang naging captain ng team. And dito nga sa season 76 ng UAAP ay nagkaharap silang magkapatid. Ito nga ay si Jeron Teng na naglalaro naman para sa De La Salle University. At nagkaharap pa mismo sila sa UAAP Finals. Nakuha nga ni Jeric ang Game 1 para sa UST, ngunit dinalawang sunod naman sila na Jeron Teng para nga makuha ang kampyonato sa UAAP, kung saan naging Finals MVP pa si Jeron. Nag-average nga si Jeron ng 15 points at 7 rebounds per game at si Jeric naman ng 15 points at 5 rebounds per game. 2013 nga ay nagpa-draft na si Jeric sa PBA. Ito nga ay ang batch nina Slaughter, Sanggalang, Almasan at Terrence Romeo. Nakuha nga siya ng Rain or Shine Elasto Painters bilang 12th pick overall. Sa rookie year niya nga sa PBA ay binigyan ito ng chance ng Rain or Shine na magpakita ng Gilas. Nakapaglaro siya ng buong season ng 45 games with 10 minutes of playing time. But nag-average lang siya dito ng 2.6 points, 1.3 rebounds per game. And sobrang baba ng alas niya sa 3-point shooting na 17% lang. Nasa Rain or Shine pa rin naman siya ng 2 more season and mostly nasa bench na lang siya, and dahil na rin siguro sa mga injury niya. And nakapag-champion naman ito ng 2016 Commissioner's Cup at dito nga nabansagan na siyang the next Jerwin Gacko. And bababa talaga yung confidence mo pag ganun eh. Then hiniram muna si Jeric Teng sa Rain or Shine ng Mighty Sports para nga maglaro sa 2016 William Jones Cup, na nakuha naman nila ang gold medal. And 1 month na lang din naman after ng stint niya sa Jones Cup, matatapos na ang kontrata niya sa Rain or Shine. So ayun na, na-wave na si Jeric Teng ng Rain or Shine bago matapos ang 2016. At kinuha naman ito ng Mahindra para sa kanilang 2017 season, and yet tahimik pa rin ang laro ni Jeric at nawala na siya sandali sa liga. And then, nagka-PBA comeback ito nang kinuha siya ng dati niyang mentor sa UST na si Coach Pido para sa Globalport Batampier for the rest of the 2018 season para nga mag-take over muna dun sa shooting guard position kasi na-injured nga that time si Romeo. So, but you guessed it right, it also didn't work well para kay Jeric. Nakapaglaro nga siya ng 4 games sa Philippine Cup na nag-average naman siya ng 7 points at 2 rebounds per game. Very impressive pa naman yon para sa isang backup shooting guard. And 10 games naman sa Commissioner's Cup, kaso 0.9 points per game lang. And 2 games na lang siya sa Governor's Cup na may 2.5 points per game. Although nagka-chance din naman itong makalabon ulit yung kapatid niya na nasa Alaska, and then natalo na naman siya rito, and he didn't have the success sa Pro League like sa kanyang kapatid. And then Jeric Teng is out of the PBA. So nasaan na nga ba siya ngayon? Jeric Teng took his talent sa MPBL para sa 2019 to 2020 Lakan season. Naglalaro nga siya para sa Pasig Santa Lucia Realtors. And sinabi niya nga sa interview na syempre daw nakaka-disappoint kasi yung dream niya sa PBA is it didn't go his way. Minsan daw kahit di siya nakapaglaro, dun pa siya na-injured, pero part of life naman daw yon, ika nga ni Jeric.
Dito nga sa MPBL is marireach niya ang full potential na meron siya. And di niya raw muna daw iniisip na mag-PBA comeback kasi gusto niya munang matulungan ang MPBL team niya na hanggang naglalaro daw siya dito sa team niya is di niya muna iisipin ang PBA. Si Jeric nga is one of the leaders ng kanyang team ngayon. And sobrang thankful siya sa tiwala ni Coach Bong kasi feel free siya dito eh. Nagagawa niya yung gusto niya dahil nga buo yung tiwala sa kanya eh. Sa Pasig nga ay may kasama naman siyang ex-pro na sina Francis Adriano, Jose Animes, Fonso Gotladera at Leo Nahorda. And currently, may 12-7 win-loss record sila na nasa ikalimang pwesto sila sa North Division. Nakapaglaro na nga si Jeric ng 17 games na nagagamit siya in 31 minutes. At nag-a-average ito ng almost 18 points, 9 rebounds, 4 assists per game with 58% shooting from the field. And ang nakakamanghang 54% sa 3-point distance. Nakapagtala na nga ito ng career high niya sa MPBL ng 30 points at may 9 3-pointers kontra nga sa Paranaque Patriots. Nagiging or isa na nga talagang star sa MPBL itong si Jeric Teng. And keep going bro! So ayun lang muna para kay Jeric Teng. Kayo guys, tingin nyo ba makakabalik pa siya sa PBA? At kung may kukuha sa kanya, saan ito nababagay? Let me know in the comment section below. So kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat. Bye-bye.